Yo, what's up mga Choy? Good day po sa inyo lahat. At syempre, welcome back again dito sa ating channel. So for today's content mga Choy, kakabit na natin yung bagong Brickmaster ni King Bob. So palitan na natin itong nakakabit ngayon na Nissan Brickmaster ni King Bob mga Choy. Sa pagkakalam ko, isa to sa pinaka-rare na Brickmaster. So bihira lang yung gumagamit nito. So original daw to, sabi nung nabilhan ko nito mga Choy. Galing daw to sa Kawasaki na big bike. So mukhang original naman siya. So kita naman sa kanyang detailed na napaka-goods ng Brickmaster. Pero hindi ko to pwedeng bitawan mga Choy. Hindi ko to pwedeng ibenta or anuman. Kasi isa to sa mga bumuo ng history ni King Bob. Actually napaka-goods nito gamitin mga Choy. Ramdam mo talaga na original yung parts kapag ginagamit mo. Palitan natin to ng Brembo na brand. Kasi itong brake caliper natin is Brembo din. Ayan, turtle back mga Choy. Premium copy made in Thailand. So ayan, meron talaga siyang serial number. Pero premium lang to mga Choy kasi yung original nito is made in Italy. Then hindi natin afford yung price noon, napakamahal. So hanggang premium copy lang tayo. Then ito na yung Brickmaster natin. Ayan, naka-box pa. Pero sabi nung sealer nito mga Choy is hindi daw to sa kanya yung box. Bale, itong premium copy is wala dong box. Ayan, meron pang tawag dito, QR code. Then, ayan. And then, ito na yung Brickmaster. So, ayan mga Choy. Look at the details. Premium na premium. Ayan. So, akalain mo talaga na original siya. Lapit lang natin yung ilaw. Yun, kita naman sa kanyang texture na napaka-goods. Then meron siyang serial number. Akalain mo talaga na original. Then pwede siya ma-adjust. Ayan. So gold pin siya. So ito yung tinatawag na gold pin kasi gold yung kanyang pin. Ito. Then ayun mga Choy, overall sobrang nagustuhan ko ang Brickmaster na to. So excited na ako na may kabit. Sa price naman tayo at sa shop na nakunan ko. So nabili ko to sa halagang 9,500 pesos. Yes, 9,500 pesos para dito sa premium copy na Brembo Rossi. And then sa Shopee ko lang to nakuha mga Choy, itong shop na to kay Boss Topercho. And then ito din yung Facebook page ni Boss. So yung Shopee link is lagay ko sa comment section natin. So kung meron kayong mga gustong ating na ng mga premium or original parts, marami si Boss, marami siyang mga made in Italy na original talaga na parts. And then mga made in Thailand din na mga parts, marami din si Boss. So check nyo na lang sa kanyang Shopee account or sa kanyang Facebook page. Ayun, ikabit na natin mga Choy. Then explain ko sa inyo mamaya kung bakit ako nag-premium. Marami din mga available na mapagpilian na Brickmaster na original sa halagang 9,500 pesos is makabili na tayo ng original na Brickmaster. So explain ko sa inyo kung bakit ako nag-premium. So tara, kabitan natin. Papalitan ko lang tong kanyang tornilyo mga Choy, itong dalawa. Ito yung ipalit ko, hang yung brand nito. Spiral na tornilyo, ayan, cone, Allen din siya. So ang sukat nito is 6x20. Ayan, magkasing haba lang naman sila. Ganito lang yung ilagay ko para mas simple lang siya tingnan. Kasi yung CNC is hindi siya fit, hindi siya sakto, ayan. Hindi sakto. Hindi pasok. While itong cone is napaka goods. Yun o. Ayan. Then mas simple din siya tingnan. Then detalyado. So nasa ilalim pala yung lagayan ng ano mga Choy, banjo bolt. Ayan, nasa ilalim.
Yun, napaka-goods. Ganda ng tindig tingnan. So, ikabit muna natin tong switch na brick house natin. Yun nga pala mga tiyo, wala pala tong lagayan ng brick light switch. So, ang gawin natin dito is gagamit tayo ng hydraulic switch. Ito. So, medyo matagal na to. Ayan, kinalawang na. So, ang ginawa ko lang dito kanina is pinaretread ko siya ng 1.0. Kasi yung thread itong Brickmaster natin is 1.0 din. So katulad lang siya sa original na Brickmaster. Yung mga copy or yung standard talaga is 1.25 yung thread. So hindi kasya yung 1.25 dito. Kaya pinamachine shop ko pa siya kanina, 1.0 na to ngayon. So maglagay lang tayo ng copper washer dito, isa sa taas. Then isa din dito sa baba. Ayan. So ayan, good na siguro yan. Then pasok ko lang to sa loob ng headlight natin. So plug and play na tong ganitong brake light switch mga Joy. Then mga Joy, meron akong dalawang tangke dito. Medyo naguluhan ako kung anong kulay yung bagay. Pag pula parang medyo parang hindi bagay ata. So itong black lang muna siguro. Then smoke din yung kinuha ko para mas realistic siya tingnan, parang urig. Then meron din akong clear na hose, ito. Kaso nga lang medyo masikip. Initan muna natin ng lighter. It mm pala to. Dapat pala siguro is 10mm para suabi yung pagpasok. Pero gusto na rin siguro to. So ikabit na natin. Ikabit ko muna tong bleeder niya mga Choy. Meron pala tong bleeder dito. Yung sukat nito is 10mm din. Then yung thread is 1.0. Katulad sa kanyang banjo. So itong butas na to, lagayan ng bleeder is kasing laki lang to dito sa baba. Sa kanyang lagayan ng banjo bolt dito sa baba. Mamaya na lang natin higpitan. Sukat lang natin to. Pangit siguro kapag masyadong mataas, no? Hanggang dito lang siguro. Ayan mga Choy, halos magpang-abot na sila dalawa. Then next mga Choy, hindi ko na to lagyan ng bracket katulad itong ginawa natin sa Nissan. Ito. So ang gawin natin dito is talian lang natin. Ito yung gagamitin kong pang-tali, soldering rod. Wala akong ibang makita eh. Talian lang natin itong pinagdugtungan natin. Ayun mga Choy, natapos din. Medyo hassle din siya gawin, pero napaka worth it naman siguro kasi goods siya tingnan kapag naikabit lahat. I mean, kapag nagawa mo siya. Then ayun, almost done na tayo mga Choy. Nakabit na natin yung pinaka main event natin. Ito naman yung nabili kong clutch lever. So hindi to sila magkasama mga Choy. Kung bibili ka ng ganito, premium copy is ito lang talaga, Brickmaster lang. Then ito, iba din to, iba din yung price nito. So nabili ko to sa halagang 2,000 plus. Ayan, ito siya. So, premium din siya mga Choy. Meron din siyang serial number. Ayan, TWM. Napaka-goods din ng detalye. Merong butas sa dulo. Ayan. Then, adjustable din siya. Ito. So, 2,000 plus din to. Medyo mahal din. Premium copy. Ito yung box. Carton pala. Kaso nga lang not recommended yung shop na nabilhan ko kasi may damage. Sabi ko sa kanya na i-bubble wrap tong mismong lever pero hindi niya ginawa. Ang nilagyan niya ng bubble wrap is itong karton ang labas. So ayun, ang nangyari is naputol tong ano niya, sensor. Merong damage na dumating. Para dito sana to eh. Then ito, medyo mahirap tanggalin. Ganyan. Kaya ayun, di ko ma-recommend sa inyo yung shop na napagbilhan ko nito. Kaya ayun, kabit na natin. Pinalitan ko din yung dalawang tornilyo niya.
So ayan, pwede siya ma-adjust. Pwedeng nakasagad. Ayan, sagad na. Napakaliit na ng clearance. So ayan, goods na yan. So ayun mga choy, natapos na natin, lagyan ko na siya ng brake fluid, then na-bleed ko na rin. So ayun, ito na mga choy. Ayan. So stock lang yung brake fluid na nilagay ko. Ayoko na maglagay ng colored, mas prefer ko na ganito lang. Then yan, napaka goods ng locks mga choy. Napaka premium tingnan. Pati yung clutch lever natin is napaka goods din. Yun. Then, ito yung looks niya dito sa harapan, sa ibabaw. Ayan mga choy, napakaganda. Yun nga pala mga choy, ito yung next content natin. Ayan, itong telescopic natin, kung napapansin nyo is nakaangat siya. So, stock pa to. I mean, hindi pa to na magic lowered. So, next content is palitan natin to ng telescopic, pati ano, tawag dito. Wave outer tube, so palitan natin yan ng bago. So, abangan nyo yun mga choy, next content is meron tayong gagawing twist doon. Medyo kaabang-abang din. Siguro, last na yun na pisa ni King Bob na ikakabit natin. And then, gumagana din pala tong nilagay natin na ano, hydraulic switch. So, titesting natin. So ayan, gumagana, all goods. So ayan mga choy, bago natin i-montage, so explain ko muna sa inyo kung bakit ako nag-premium copy. So price nito is 9,500, so makabili na ako nito ng legit, katulad ng mga legit na PS16 or Takigawa, makabili na tayo nun. So ang pinaka-reason ko talaga mga choy is yung target natin dito is full non-pro lang talaga si King Bob. So kapag bibili tayo ng legit, hindi tayo makasabay sa mga pro. So sa non-pro is bawal yung legit na braking system, brake master tsaka brake caliper bawal. So yun yung pinaka-reason ko dito kung bakit ako nag premium copy. Bale, dumain ako ng premium copy pero for ano lang talaga, non-pro lang talaga yung pakay ko dito. Pero para sa akin is goods na talaga ako dito mga choy, hindi ako nagdalawang isip para dito sa premium copy. And then hindi talaga natin sumabay sa pro category kapag nag-legit tayo ng braking system. Unang-una yung mga bolts natin is hanggang CNC lang tayo. And then yung rim natin is hanggang ano lang tayo eh, strong lang yung kaya natin na rim. And then yung mga katulad nito switch, Honeywell is copy lang yung kaya natin. And then pagdating sa karga ng makina is hanggang ano lang tayo, PCC. So hindi natin abot yung mga CNC block. Pero soon kung papaboran tayo na ang panahon, baka makamit din natin yun. Di natin alam, so patuloy lang tayo. So yun lang, sana wag nyo kong sisihin kung bakit nag-premium copy ako. Kahit medyo mataas na yung price, pero ito lang talaga yung gusto kong makuha. So yun lang mga choy, sana meron kayong nakuha mga idea. Then ayun, montage muna natin, then shout out tayo.
So yun mga Joy, shoutout nga pala kay Faith Pinili at kay John De Balabastro from Negros, kay Ayan Larong at kay Joshua Bendita from Sariaga, Iloilo, shoutout po. Shoutout din kay Kai Lusok from Palawan at kay Julius Milamina. Shoutout din kay Jay Ramos from R150 All-Star Nation Isabela Chapter. Shoutout po sa lahat yung mga paps, rise po sa lahat. Kay Joshua Castillo at kay Yasid Sukarno from Tawi-Tawi, shoutout po. Shoutout din kay Pau Pau Cuito, tama ba, from Batangas City. Shoutout din kay Dave Mendoza at kay Ray Cortiga. Kay Mark Lindon Libres from Ibini, Bohol, shoutout sa iyo, Joy. Shoutout din kay AJ De La Cruz from Bulacan at kay John Errol Rulion. And for the last mga Joy, shoutout nga pala kay Jason Kaum. So yun lang mga Joy, gusto ko lang magpasalamat ulit sa MCMP Shop at kay Boss Topercho. Boss, maraming salamat sa pinadala mong pisa, napakasulid. So hanggang dito lang yung video natin mga Joy. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At i-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating video. Kita-kits sa next content mga Joy, rise up sa lahat. Peace!